Hello teacher, magandang araw sa iyo. Sa videong ito ay tatalakayin natin kung ano ang naging pag-unlad ng ating panitikan. Okay, so magkaroon muna tayo ng activity. Basahin natin. Ayon sa mga salitang nakasulat, pansinin ano ang mga pangyayari sa mga bagay. May mga salita tayo dito. Una is bulaklak ng mangga, manggang hilaw, manggang hinog. Again, bulaklak ng mangga, manggang hilaw, manggang hinog. Pangalawang set, batang lalaki, binata, tatay. Okay, pansinin natin kung ano ang mga naging transition ng mga words. Okay? Like for example, bulaklak ng mangga, manggang hilaw, manggang hinog. Kung mapapansin po natin teachers, ito po ay nangangahulugang may pinagmula, kumbaga stages ng development ng isang bagay. Like for dito, una is bulaklak ng mangga, tapos after how many days nabuo na siya into mangga, which is hilaw muna, tapos makaraan ang ilang araw nagiging hinog na ito, so manggang hinog. Kagaya din dito, una, stages of life ng isang tao, ng isang lalaki. Una is batang lalaki, tapos makaraan ng ilang taon, paglaki na niya, magiging binata na siya, and eventually, magiging tatay siya. So, ganyan din yung pag-aaralan natin ngayon dito sa videong ito. Tatalakayin natin kung ano yung pinagmulan at hanggang sa kung ano na yung panitikan natin sa araw na ito. Okay? So, tatalakay natin muna kung ano yung pag-unlad noong panahong pre-colonial. Ano yung panitikan natin noong panahong pre-colonial? Noong hindi pa tayo sinakop ng mga Kastila. Okay? So, sinasabing may sariling panitikan na ang ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas. Kasi nga, meron na tayong language. Meron na tayong sarili nating system of writing. Nakakasulat ang ating mga ninuno. May way of life na yung ating mga ninuno. So, bago pa man tayo sinakop ng mga Kastila, meron na tayong sariling panitikan. Okay, so ano ba yung mga panitikan ng ating mga ninuno? Sabi nila, of course, meron ng mga naipapasa-pasa na literatura patungkol sa kasaysayan ng ating lahi, mga kwentong bayan. Ano ba itong sample ng mga kwentong bayan? Itong mayroon tayong kwentong bayan, mga ang pagong at ang matsing. So, that's kwentong bayan. Ang alamat. Alamat ng mangga, alamat ng pinya, epiko, yun nga, biag ni Lamang. Next is kantahing bayan or awiting bayan. Example of this is yung tinatawag nating uyayi. Uyayi or yung kanta na ginagamit sa paghihele or pagpapatulog ng bata. So, one example of that uyayi or awiting bayan is yung ili-ili. Are you familiar with ili-ili? So, it goes like this. Ili-ili, tulog anay, wala diri, impapay, katot yenda, bakal papay. So, I don't know if that's the correct lyrics, but that's the tune of the song. So, ginagamit siya sa pagpapatulog ng bata. Again, that's uyayi, an example of awiting bayan. Next is salawikain. So, ano ba yung mga salawikain? So, sabi dito, may example. So, kapag may sinuksok, may madudukot. So, that's example. Kasabihan naman, ano ba yung kasabihan, it's those are short tula, mga ikling tula na mayroong mga tugma. So, parang pwede dito pumapasok yung nursery rhymes or something. O pwede din mga kasabihan, like for education, may example dito, ang edukasyon, ang pinakamainam na puhunan upang masiguradong may patutunguhan. Puhunan, patutunguhan. So, it's rhyme. Then, bugtong o palaisipan. So, bugtong, okay. Butok balat, lumilipad. So, ano yun? Yun, di ba? Example ng bugtong, saranggola. Okay? So, ito dito, talakayin natin kung ano yung pinakauna system of writing ng ating mga ninuno. So, sabi nila, ito
tinatawag na baybayin o alibata. Baybayin. So, ito ay may 17 titik, 17, na may 14 na katinig, 14 na katinig consonants, at 3 patinig vowels. Okay? So, ito yan siya. Are you familiar with this one? So, parang naging hot issue ito kung ano pag-aaralan ba natin ulit ito, itong baybayin. So, ito yung mga patinig. Bali, isa sa A, pinag-isa na yung E, at saka E, at saka O, at saka U. So, 1, 2, 3, then 1, 2, ba, baka, daga, ha, lama, na, nga, pa, sa, tawa, ya. Okay, so, ito, example. May actually, kung titingnan natin ito, medyo magkaiba. Iba ito siya sa dito. Ito siya, yung rule kasi is pag ba, balikan natin ito ha. Ito siya, kapag ba, kada, ganyan lang siya. Ito yung symbol niya. Kapag A, yung partner, yung patinig niya is, yung partner na patinig is A. Kapag naman I at E at saka I, yung mayroon niya siyang tuldok. Yung tuldok ilalagay dito sa itaas. At kapag naman O at saka U, yung tuldok ilalagay dito sa ibaba. At kapag naman yung gusto mo lang is yung letter lang, yung katinig lang like L or M or N, lalagyan mo siya ng sign na cross or plus sign. So ito siya. For example, ba. So, walang tuldok, ba. Ito yung symbol talaga ng ba. Kapag be o b, mayroong tuldok sa itaas. Kapag bo o bu, may tuldok dito sa baba. At kapag bilang yung gusto mo, mayroong symbol na cross or plus. So, ito naman yung symbol ng kama, isang guhit, vertical line. At saka sa period, dalawang vertical line. So, ito siya, tinry kong sinulat yung pangalan ko. So, ito yung lo. Loren. So, kasi wala nang na, hindi na pwedeng na, N lang yung Loren lang. So, meron na siyang cross sign. So, ito yung sang ko. So, walang C, kaya ginamit ko yung K. So, yun siya. Ito yung, sample. I hope you'll also learn how to write your name in baybayin. So, it's very fun. It's try learning how to write your name in baybayin. Just for fun and so something, learn something new. Okay, so ito yung Pilipinas. So this is how it looks like. So siguro, naisipan ko rin na siguro magpa-print ng t-shirt na, at saka ito yung nakasulat sa t-shirt. No? Well, anyways, advertisement. Okay, let's proceed na. So, ito yung, again, this is the baybayin or alibata, yung unang writing system ng ating mga ninuno. Okay, so ang alibata ay nakasulat sa mga sumusunod. So, base sa mga pag-aaral ng mga ating mga historians, nakita nila na ang mga alibata, ano yung mga sinusulatan ng mga ninuno natin before? So, ito yung mga kawayan, bias ng kawayan, okay, sa talukap ng bunga or sa niyog. Yung sa niyog mismo, yun yung ginagawa nilang papel, kumbaga, pwede rin sa dahon. At may nakikita din silang mga nakasulat na alibata sa balat ng mga punong kahoy, okay? Sa mga kahoy-kahoy, dito sila gasulat. And so, ano yung ginagamit nila na panulat? So, gumagamit sila ng lanseta, or I think this means lansang, or pako, okay? So, anumang patalim, like kuchilyo. Next is, gumagamit din sila ng matutulis na bato para pansulat, at saka gumagamit din sila ng bakal. Anything na matulis na pwede nilang isulat, okay? Then, ito yung, yung mga unang taong nanirahan sa Pilipinas. Okay, sila yung mga, alam naman natin, ha, just a little bit of history. So, ito actually, isa lang ni sila, para kumbaga, ginakonsider siya nga isa lang siya. They are all called Negritos, pero specifically, ito sila yung mga, mga specific groups nila. So, ito, sila yung mga nanirahan dito sa Pilipinas, mga Ita, mga Aita, Agta, or Baluga. They're same lang po sila ng physical features, like the Negritos. Okay? So, sino yung mga dayuhan na naka-impluensya sa ating mga ninuno? So, of course, yung pinakaunang dumating dito sa Pilipinas, mga Indonesia, or from the Indonesia. So, Indonesia, Manggugusi, Bombay, Arabe,
Persia or you know, from Persia, Malay, Cambodia, at in Czech. Okay? So, ito yung mga ano, mga influence nila. So, ang yung Arabe at saka yung Persa, yung mga tao na nagmula sa Arabe, Arab countries at saka sa Persia, yung sila yung nag-influence sa atin ng Islam. Okay? Then sa Malay, sila yung naka-influence natin sa Alibata. Yung Cambodia naman, sila yung naka-influence sa atin sa pagkamahilig natin sa mga alamat. Okay? At saka yung mga Inchik naman, sila yung nakapag-influence natin sa mga talasalitaan. Okay? So, next is mga lahing nagmula sa Malay, Malaysia. So, dito, mga Bisaya. So, sila yung mga forefathers natin sa mga Bisaya, mga Bicol, Tagalog, Kapampangan, Pangasinan, at Iloco. And to prove that, meron tayong mga words na same sa Malaysia at saka sa Tagalog. Okay? Later on, ipapakita natin yan. So, dito, panahong kolonyal, anong mga naging pangyayari? Anong naging advancement sa panitikan or development sa panitikan ng Pilipinas noong sinakop na tayo ng mga Kastila? So, unang-una, pinalitan yung baybayin. So, inintroduce sa atin yung alpabetong Romano. Okay? Their mere reason of introducing alpabetong Romano or the Roman alphabet is upang ipakita na sila talaga yung nakakaangat sa atin. Kasi may nalalaman silang bago. Meron na talagang parang new standards na sinusunod sila when it comes to the writing system. So, alpabetong Romano, ito yung ginagamit natin ngayon. So, yeah, the Roman alphabet. Okay? So, mayroong malaking pagbabago na naganap sa panitikan. Pinakauna is, tinipon nila at binuo muli ang matatandang panitikang pasalita at pasulat sa kapinasukan ng mga diwang Katolisismo. So, diba, meron ng panitikan, yung mga ninuno natin. Ngayon, pagdating ng mga Kastila, they gathered everything, mga akda, mga tula, or mga maikling kwento. Tapos, pinilit nila yung mga manunulat na mag-incorporate ng religious thoughts sa kanilang mga akda. Specifically, Catholicism. Okay? Kasi nga, di ba, pagsakop ng mga ano dito, yung primary goal talaga nila is 3G, like God, gold, and glory. So, yun siya, yung first, ano nila is through religion. Okay? Next is, ano ba yung mga nagpalimbag din sila ng mga librang may diwang Katolisismo. So, walili lang to katong mga, wala lang nilang ipa-incorporate, pero sila dyan mismo is nag-produce din sila, nag-publish sila ng mga aklat, and here are some of the titles of the books published. So, unang-una is Doctrina Christiana. Pangalawa is Nuestra Señora del Rosario, Barlaan at Josafat, at Pasyon. Okay? So, ito naman, meron din naman silang dituwirang mga ginawang pagbabago. So, ano yung mga ginawa nila? Nagpublish sila ng mga aklat tungkol sa yung mga talambuhay hinggil sa santo, mga santo, santa na hindi, okay? Let's just stay on this one. Mga santo at santa, about nobena, okay, about mahabang salaysay at mahabang kwentong may paksang kabanalan at panrelihiyon. Okay? Next, last, I think this is the last contribution nila. Amarag parang naging malaking pagbabago na naganap sa panitikan noong panahon ng pagsakop sa atin ng mga Kastila. So, ipinaloob sa panitikan ang etika at moralidad. Okay? Ethics and morality. So, yun siya. More on religious write-ups kasi yung nirelease noong mga panahon na yun. Noong panahon na sinakop tayo ng mga Kastila. Okay, pagpapatuloy natin ang ating diskusyon. Puputuloy muna natin ulit kasi tapos na ang ating oras. Bye!